So, I can put my buddies there. Yeah, there you go. Yeah, if that guy's too drunk, I'll put him there. Yun. Woo! Ito na naman. Sabado na naman, no? Bilis ng panahon. Saka talagang napakamalas. Wala na talaga kaming overtime. At nadagdagan pa yung problema ko. Wala na nga akong overtime. Ano pa? Undertime pa. Kagabi, ang aga naming lumabas. Parang pinalabas yata kami alas 10. Eh, 11:30 ang out namin eh. Hindi ko alam kung malaki yung epekto nun sa sahod. Pero, wala talaga eh. Buti na lang, maganda yung uuwihan ko na bahay. Saka, makapag-inom ng maaga. So, yun. Ano ba yung gusto kong i-video ngayon? Yung kasi maraming nag-aano sa akin dito na... Ano ba yun? Kung brand new ba o second hand yung bibili na sasakyan. Kasi di ba nga, dito, lalo na ngayon, yung kailangan na ng sasakyan, no? Hindi ko alam kung naitopic ko na o naiisip ko lang siya na ipag-usapan. Kaya lang syempre, iba-iba yung iba-iba yung opinion ng mga, kahit yung mga nandito lang, ng mga kasama natin, ganyan. Siyempre, meron ding ibang comment yung sa mga comment dun sa comment sa mga videos ko, di ba? Kasi, siyempre, iba-ibang lugar sa iba-ibang lugar sa Canada eh. Tapos, siyempre, meron din mga comment, mga nasa Pilipinas, ganyan. Ito, sariling opinion ko lang to. Saan nakikita ko na sa assessment ko dito sa lugar namin kung ano yung mas ideal para sa akin, ha? Hindi to kumakatawan sa lahat ng mga taga dito sa Brandon. Yun, sa akin kasi, dati nagkikwentuhan kami ni Marlon din nung wala pa rin siyang sasakyan. Ang balak talaga namin na kunin nung una, mag second hand lang na sasakyan. Kasi nga, may mga nakikita ka naman dito na na mga bumibili ng mga second hand eh. Ang problema kasi sa second hand, parang susugal ka. Alam mo yun? Kasi kahit pa sabihin mo na yung galing pa yan sa dealership, yung sa parang kasa, ganun. Hindi ka pa rin sigurado eh. Meron dito, bumili siya ng second hand kasama namin sa bahay kila Papa Beer dati. Shoutout kila Papa Beer. Bumili siya ng lumang sasakyan na Dodge yata yun, Dodge. Ano na yun, second hand. Saka mura lang talaga yung bili niya. Matagal niya nang gamit ngayon. Halos wala nga yata maintenance yung sasakyan na yun. Hanggang ngayon, buhay pa rin, di ba? Baga, worth it yung binayad mo na kahit second hand pa yun. Meron namang iba sa kakilala ng tropa natin dito. Sabi, edi binili nila ng $5,000. $5,000, yung cash yun ha? $5,000. Nasira. Parang siguro wala pang taon. Nasira. Ngayon, yung problema, yung ibababa yung makina. Alam mo naman yung pag ganun, di ba? Yung matindi na talaga yung sira. Sinisingil daw siya ng magkano? 5,000 din yata para lang maayos. Isipin mo, papaayos mo yung sasakyan kapresyo ng pagkabili mo. Eh, parang bumili ka na ng $10,000 na sasakyan. Eh, ibig sabihin, tapos hindi pa yun sigurado. Kunyari, pagka naayos yun, syempre, binaba na yung makina eh. Hindi na ganun ka, hindi na ganun ka-stable yun. Eh, ngayon, iniisip namin, pagka magse-second hand ka, makaswerte ka, malasin ka, 50-50, susugal mo ba? Lalo na dito sa lugar namin, sa Brandon, lahat talaga, sa biyahe talaga na medyo malalayo. Hindi nga siya yung pwede yung magbabas-bas lang, kasi kunyari pupunta ka ng Winnipeg, mga ganun. Tapos yung mga malalayo yung biyahe, isusugal mo yung babiyahe ka ng malayo, tapos
kakabaka-baka masiraan ka sa daan, ganyan. Dito pa naman, hindi tulad yan sa Pilipinas na pagka bumiyahe ka ng malayo, kahit nasa may liblib na lugar ka na, merong mga ano lang, mga nag-aayos lang, mga ano, mga vulcanizing shop, sa mga mag-aayos lang ng ano, ng mga sasakyan, malapit lang sa mga baryo-baryo, ganyan. Dito hindi. Pagka ano ka, nasiraan ka, ano ka, tawag ka ng pangto, eh paano kung malayong malayo ka talaga sa lugar mo. Saka dito, ang problema pa, pagka nasiraan ka sa Pilipinas, okay lang, kasi hindi naman ganun kagrabe yung ano, yung weather. Nyari, mapasiraan ka sa kung saang lugar man. Okay lang, kasi maganda yung panahon eh, maaraw lang, ganyan. Dito masiraan ka, eh paano kung nag-iisno? Masiraan ka, mamatay yung makina mo. Tigok ka talaga, parang kang nilagay sa freezer pagka nasiraan ka ng ano, tapos wala kang heater, 'di ba? Mga ganun. Yun yung mga inaano, tapos ang problema nun, kasama mo yung pamilya mo, masiraan kayo, 'di ba? Ano eh, ayoko mangyari yung ganung ano, ganung sitwasyon. Kaya napagdesisyonan namin na mag-brand new. Kaya karamihan sa mga batch namin, puro brand new rin yung mga sasakyan. Actually, meron din kami mga kasama dito na yung second hand, palaging nagre-reklamo na merong ano, may problema yung sasakyan nila, ganyan. Kaya parang ayoko na yung hassle ng ganun. Kasi sa totoo lang, ang buhay ng sasakyan ay nasa 5 taon lang. Pagka yan, lumagpas ng ano, ng 5 taon, ano, dyan na lalabas yung mga sira niya. Tulad yung sasakyan ko sa Pilipinas, di ba? Hindi naman nagagamit yun. Isipin mo yung, ano yun, yung mileage nyo, nasa 36,000 lang. Pero, sira yung, ano, yung ABS. Kailangan pa paayos. Mura lang naman yung paayos. Kaya lang, yun nga, hindi naman siya yung gamit na gamit. Nasira pa rin, di ba? O, ganun. Kaya parang, ano, hindi siya worth sa, ano, sa isusugal mo na ganun, na magsi-second hand ka. Meron kaming nakausap dito. Saka yung presyo, hindi naman ano, nakakalayo yung second hand saka yung brand new. Medyo ano eh, medyo malapit lang din yung mga babayaran mo. Kaya yun eh, talagang hindi ang ano to, opinion ko lang to ha, na mas gusto namin ni La Marlon, yung mga kasama ko dito, brand new na. Ano, at least yun, safe ka sa ano, sa mga sira, yung mga ganyan. Ano to lang to, opinion ko lang to, kamaya sabihin nyo na naman, hindi, mas maganda pa rin yung second hand. Hindi, saka ito na nga, kasi kaya nga, syempre, dinedepend ko yung magbabrand nyo na. Syempre, ano eh, para sa comfort nyo rin ng family mo eh. Yun din yung ano ko, yung pinakahabol ko sa, ano, sa brand nyo. Saka madali lang, kunyari merong sira, dali mo lang sa dealership kung saan mo pinagkuhaan. Alam mo naman, lalo na yung mga ano pala, yung mga walang background sa ano, sa mag-check ng mga ano, ng engine. Lalo na ako, wala akong alam sa ano, hindi ako car guy eh. Hindi ako si Ben Crudo. Wala akong alam sa makina, kaya natakot din ako bumili ng second hand. Kasi pagka ano eh, ano mo, pag bumili ka tapos masira agad, parang manghihinayang ka talaga eh, di ba? Sayang lang yung pera, lalo na pag bumili ka lang sa mga marketplace, ganyan. O sabi nila, pwede magsama ka ng mekaniko para ma-check nila, ma-check kung sino man yung isasama mo, kung okay ba yung sasakyan. Kaya lang problema niyan, syempre, pagka nagbebenta ng second hand, ipapakita niyan yung best performance niyan at the time na binibenta niya. Siyempre, hindi lalabas kagad yung ano niyan, yung problema niyan. Ngayon, paggamit mo na mga ilang linggo, ilang buwan, taon, doon lalabas yung totoong problema. Yun yung sasakit na yung ulo mo, di ba? Kaya para sa akin na mas prepared ko yung brand new na sasakyan. Tapos kung yung itatanong niyo naman, bakit bibili ka kagad ng sasakyan, eh ano na yan, gastos lang yan. Eh ang ano nga doon, ang case nga doon, sa ibang part ng ano, sa ibang part ng Canada tulad ng sa Vancouver, sa Toronto, pagka magko-commute ka, maganda 'yung ano nila, meron silang magagandang mga ano, train stations, 'yung mga ano, dito kasi sa Brandon limited. Ang meron lang dito ay bus saka taxi. Pagka magta-taxi ka kasi dito, ano, mahal 'yung ano, 'yung taxi dito. Saka dito, ang kinaibahan pala pagka nasa Pilipinas ka saka dito. Dito,
papara ka ng taxi kasi marami, ay doon pala sa Pilipinas, papara ka lang ng taxi kasi marami lang dumadaan, ganyan. Saka maraming alternative na ano, may mga tricycle, mga jeep, ganun. Dito, pagka magta-taxi ka rito, tatawagan mo sila. Yung taxi, ano, yung meron silang mga hotline, tatawag ka. Tapos, mga, pag ano, may operator, pagsagot nila, okay, your cab will be there in 15 minutes, 10 minutes, ganyan. Yun ang ano rito, kakaiba rin talaga na ano. Kaya lang yun nga lang, kailangan mo pang gumastos. Kunyari, dito, magta-taxi ako from here to Maypulip sa trabaho ko. Ano yun? $13 yun, $13 ng agad. Yun yung usual na ano na fare pagka ano magta-taxi papuntang Maypulip. Isipin mo yung kung pupunta ka kung saan-saan, tapos taxi. Malaking ano rin eh, malaking gastos din. Pagka magbabas ka naman dito, hindi lahat siya iniikutan. Maga, may mga limited na mga bus stations lang. Tapos, maglalakad ka. Paano kung matindi yung weather, malamig masyado, ano, hassle yun para sa'yo. Pagka meron kang sasakyan, pupuntahan mo lang, ganyan. Lalo na pagka meron pamilya. Ano kayo, buong pamilya kayo yung babiyahe. Kailangan may magandang sasakyan kayo, ganun. Yun lang yung sinasabi ko na mas prefer ko yung magbaranggin na lang. Kahit pa medyo mahal, yung ano ko naman, ang habol ko naman, yung comfort ko, tapos hindi ako stress sa iniisip ko na baka masira agad, tapos ano pa, yung gusto mo pa yung mabibili mo, di ba? Yun lang. Para lang meron ako ma-upload ngayong araw na to. Today is Saturday, man. Kaya, isama ko sa video na to yung, ano, yung pagkuha ko ng sasakyan. Ano, ayaw ng misis ko ipa-post eh, pero, sorry, pupost ko. Kailan mo yung asawa mo eh. Sige na, like, share, subscribe yung mga gano'n. Sige na, paalam. But we got the box liner, so it's all protected. Yeah. So. I can put my buddies there. Yeah, there you go. Yeah, if that guy's too drunk, I'll put him there. Holy crap. Oh, binapping na yan. All buffed and shiny, huh? Oh, yeah. I told you what. Yeah. Looks so nice. Good. It's nice, though. I really like white trucks with all the black. Yeah. And the black. It's just my favorite. Especially with a tonneau cover, it just kind of...